Excuse me. Halos isa na naman pong learning e-learning hub ang binuksan. At maraming salamat sa ang Provinciano party list. Tama ba ko, Jet? No? Sila yung nagkaloob na naman sa Maynila. At nakakatuwa po at yung ating mga ibang party list ay tumutulong sa ating lungsod. Lalo na ito. Itong kailangan-kailangan na ngayon ng access ng ating mga mag-aaral. No? Itong blended distant learning. So maraming salamat sa inyo. At yung ating mga kababayan sa Mindanao, no? Ay kung kayo po ay nanonood diyan sa Mindanao, ay maraming salamat sa inyo sa inyong pagpunta dito sa ating lungsod ng Maynila upang kami makatikim ng deklase at mataas na uri ng mga produktong na i-export at dito na itinda. O yung tinatawag na lilunsad, ay naku, tingnan nyo yung mga isda. Tumpukan ng laban. Ang lalaki. Galing pa ho yung iba dyan. Tawi-tawi, Sambuanga, lahat ng region ng Mindanao na karoon ng access. Ayan po yung bukong napakatamis. Mas matamis pa sa nobya mo. Siya na kayo. Patawa ka. Masarap po talaga. Ako, Diyos ko. Nauubos ko yan eh. Akalain nyo yan eh, ni-export. Kasi gusto ko po tulungan yung mga nasa rural areas na ma-expose yung mga produkto na dito sa highly urbanized city. Kaya maraming salamat kay Secretary Manny Piñol. No? Siya po ang bumuo niyan at lahat po ng nagtitinda dyan. Nagtinda dyan. In-expose natin sila sa Maynila at nagdala naman tayo ng mga posibleng customer. Natutuwa po ako at naging matagumpay. Napakyaw yung kanilang mga paninda. So congratulations to those who participated. Kita nyo yung Lansones. Akala ko Bangkok. Kasi ganyan kalalaki yung parang Bangkok ng Lansones. Akalaan nyo yung produkto pala natin. Sa mga bata, sa Baseco, maraming salamat sa inyo. Sila'y nag-perform ng cultural dance. Mga batang Baseco, thank you very much sa inyo. At sa lahat ng lumaho, no? At namili. Nakakatuwa ho dyan. Naubos ho, halos lahat ng paninda nila. At nag-aagawan, mga taga-Maynila. Happy po ako, basta yan, nakamura na kayo. Kuha pa kayo ng maganda at deklaseng produkto. Ha? O tapos, yung ating mga kababayan sa Mindanao ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-meet ang posibleng mga what we call institutional customer. Kasi nag-imbita ho tayo ng mga hotel, mga mall, pati yung landers. Dumating yung mga grocery malalaki rito. No? Para ang Maynila ang maging tulay. North and South. Tayo yung tulay. Sana magkaroon din naman tayo ng Binda Chenda. O Binchenda. Bischenda. O Visayas Chenda naman. Kasi marami rin produkto sa Visayas. But again and again, you are always welcome. Sabi nga nung kanta na pinagawa ni Director Charlie Dungo ng DT Camp. No? Welcome po kayo sa Maynila. Ayan. Kaya maraming salamat ha. Nais ko lamang pasalamatan. Una, si Secretary Piñol. Pangalawa, yung mga lumahok na alam nyo, mga bumiyahe sila baylan. I think more or less about 3 days. No? Tuloy-tuloy sila rito. At siyempre, yung ating mga kapwa-kawani. No? Maraming salamat sa ating Director Charlie Dungo, Bureau of Permits Levi Pacundo, Office of Mayor Special Project Head Architect Joy Dawis Asuncion,
sa inyong mga effort at sa aming mga staff, no? Maraming salamat. Now, sumunod na naganap sa lungsod, mga kababayan, ito naman po ay dalawang bagay. O, para sa mamamayan, sa mga binabayad niyong buwis, o, sinasabi ko sa inyo, magiging masinop kami, at sa aming mga empleyado, no? Natuldukan na ang mahabang usapin. Naalala nyo about bago magka-COVID, no? Talagang isa pong nagulantang ho kami na ang pamahalang lungsod ng Maynila ay may utang pala sa GSIS. Ako po ay nangamba sapagkat kung kami ay hindi nagre-remit, pamahalang lungsod, ano? Hindi kami nagre-remit ng share na papuntang GSIS, no, ng aming mga empleyado, ang epekto po niyan, kawawa po yung mga empleyado ng gobyerno. Lalo na yung magre-retiro. Ang masakit po kasi, di ho ba, sa privado, ganito rin, di ba? O sa gobyerno, ganito rin. Empleyado, aawasan ng employer. Yung employer, ilalagak do sa mga institusyon na yon. In our case, sa gobyerno, GSIS. At pinagpapasalamat ko sa GSIS family, no? Ito po ang update. Officially, no? Nilagdaan ko na po yung ating memorandum of agreement with GSIS. Yung ating dating humigit kumulang 195 million pesos na utang, no? Ibig sabihin, hindi ni-remit. Kinuha sa empleyado pero hindi ni-remit ng syudad, no? Ay umabot na lamang po ng 126 million ang ating babayaran. 68,492,000 more or less ang ating pong natipid. Maraming salamat kay Director Joe Quintos. Maraming salamat sa inyo. Natapos na rin. Ako po ay panatag na yung mga empleyado namin sa City Hall, no, ay wala nang pangamba. Ganito po yun, no? Paano po ang mangyayari para sa kaliwanagan, lalo na ng empleyado? Ibig sabihin, kung ngayon po, halimbawa, Oktubre, retirable kayo, o Nobyembre, retirable kayo, o Disyembre, ng taon na ito, kayo magre-retiro na. Di ho ba ang epekto ng hindi kayo updated? Maapektuhan yung inyong pensyon. Ngayon, sa pinirmahan kong mawa, kahit na tayo'y pinayagan ng GSIS, doon sa utang natin, na magbabayad tayo buwan-buwan. Madalit salita, ang tawag namin dito, drops-drops. No? Buwan-buwan, sabi nga ni Yoyoy Villame, lubi-lubi. Nang Enero pa magsisimula, tayo ay pinayagan ng GSIS ng lahat na magre-retiro ngayong taon na ito as if bayad kayo. So, wala nang pangamba. Because the very least, at the very least that we can do as your employer, no, yung mapakinabangan nyo naman yung 20 years, 30 years ninyong paglilingkod sa taong bayan na inyo namang naipon at karapatan. Ito hindi pribilehiyo, yun ay karapatan ng mga empleyado. So, pinipilit nating itama ang pagkakamali. At ipinagpapasalamat po naman sa GSIS family. Thank you very much sa inyo. Hindi nyo lang kami binigyan ng kaluwagan, nakatipid pa ang mga batang Maynila. That's 68 million na dapat obligasyon namin. Pero yan, at least kung sakasakali, dahil kami nakatipid, magagamit namin yung ibang pananalapi na yan na sa mga programang kapakipakinabang sa ating mga kababayan sa lungsod.
Muli, marami salamat, Director sa City Personnel's Office, sa lahat ng empleyado ng Personnel's Office, thank you sa pagmamalasakit ninyong ayusin, masusing ayusin yung mga datos ng ating mga empleyado. So, sabi ko naman kay Treasurer, kay Treasurer Jazz, sabi ko, Treasurer, I see to it by January, you issue the check. Para tayo naman, tupad laway, no? Makita nila na lahat ng sinasabi natin na nagkakatotoo. Talo nga lang inip. Si Jet. Pero yan, masaya po ako para sa inyo, mga kapwa ko kawani ng Pamalang Lungsod ng Maynila. Okay? Ngayon, update sa ating tablets. Malugod ko pong ipinalam sa mga magulang at mga mag-aaral, no, natapos na po natin, na perfect na po natin yung first goal, no, yung 11,000 laptops, 110,000 tablets, no, at 279 SIM cards with bandwidth. And remember, kung kayo regular na nanonood, ano, sa programa namin, ay maalala ninyo, pinilit natin i-accommodate yung mga late enrollees at transferees at saka yung mga multiple address. Kaya napabili po ulit tayo ng almost more or less 27,000 new tablets. Doon sa 27 new additional tablets, mga batang Maynila, dumating na po yung 8,500. Ayan po, ayan. Sinilip ko nung kailan lamang yan. Lunes yan, ano? Lunes. Tapos, ang ginawa natin, na-inspeksyon at pinadala ko kagad sa Division of City School sapagkat ang katulong natin at ang partner natin ay ang Division of City School with Superintendent Magdalena Lim. Dr. Magdalena Lim at sampu ng mga kasamahan natin sa school board at DCS family. So, konti na lang at makararaos na at tingin ko as many household as possible ay maaakap ng lungsod ng Maynila. So, tuloy-tuloy lamang po yan at pasapag may dumating, deliver agad sa ating mga batang Maynila na nag-aaral sa pampublikong paaralan.